Oops, magandang araw na naman mga ka-viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Ituturo ko sa inyo ang tamang pagtanim ng lettuce. At ano ang habang hayop ito, mga ka-viewers? Hulaan nyo. Ito ang tinatawag na stick insect na punta dito sa aking taniman ng lechugas na abutan ko habang ako nagdidilig. Ang ganda, no? Kala nyo kahoy lang, ha? Pero siya ay may buhay. Ayun ko lang kung nabibili na yata ito, eh. Ngayon nga, ituturo ko sa inyo yung pagtanim ng lettuce. Ayan, nagprepare na ako ng garden. At ito na nga po, inaaralan natin ng ating lupa na nakaplano na taniman natin ng lechugas gamit ang ating kalabaw at aradong bakal. Ayan, nakikita nyo, ha? Masipag tasi kasi itong kalabaw ko. Ang kalabaw kasi, ingatan nyo yan, ha? Baka ula yung pastulin nyo sa mainit. Medyo yun ay mahina sa init ng araw. Kaya dapat talagaan natin. Training yung kalabaw nyo dyan. Kung meron kayo o bumili kayo kung gusto nyo para ganito. Inagamit lang ito sa mas maganda siyang gamitin sa mga dahilig o matatarik na lupa na kung na hindi kaya ng mga machinery. Yan. Pag ang gagamitin mo lang yan, may puho ng kalay, uulahin mo lang, papastulin mo lang yan sa yung farm, painom ng tubig, may kalabaw, may katulong ka na sa yung farm. Kailangan tiyaga pag nagtatanim, mga ka-viewers, talagang kikita tayo, nalilibang mo pa tayo, kikita tayo. At mayroon pa tayong masusustansyang gulay na ipapakain sa pamilya natin. Ang kalagahan lang itong gawain na pagtatanim ay nagiging ligtas yung ating mga ka-buyers pagkat ang tinatanim nga natin ay mga organic na kulay. Ayan, pinagkakama ko na siya. Medyo malakit, mga ka-viewers, kasi nakakama na siya ngayon. Maulan ng halos isang linggo. Kaya medyo tumatanda na yung punla natin, kaya dapat ay hataw-hatawin natin maitanim na ito. Nagkita, no? Pero nalagyan nga natin ng rice hull. As in, dala rin ako organic. Papakita ko mamaya. At siyempre, papakituturo ko rin sa inyo kung paano magtinula. Tinulang pachamba. Native na manok. Ayan, yung mulching na binili ko. Halagang 2.5 yan. Ang mulching kasi maganda sa tag-ulan. Malinis yung lettuce mo. Hindi dadamuhin. At yung taba ng lupa ay talagang yung tanim mo lang kakain. Okay? Ikaw na rin gamitin nyo, ay! Ano yung mga kasama? Eh, bagay nyo. Hindi pa try nyo. Ito po yung ginagawa namin. Naglalagay po kami ng mulching. Kawat lang ang gamit. Kawat lang ginagamit namin. Kailangan maunat siya. Sa dapat may medyo pantay. Medyo malagkit itong ating lupa, pero pwede na rin. Para hindi siya, mas maganda ito sa sahod. Sa tag-ulan. Para malambot ito, ah. Hindi siya kagaya ng ito. Okay na yun. Feeling. Lettuce po ang itatanim natin. Lettuce. Lettuce. Kailangan, pero medyo malagkit nga. Pinag-ari ko nga lang ito dahil malaki ni amin. Lechugas. Pinatansya ko lang yung layo niya. Pag medyo malapad yung pagkagawa ng mulching mo, medyo lapad niya. Pwedeng tatlunan. Okay na. Tansyahin na lang natin. Gagawin. Style ko to, ha, baka sabihin nyo that's my style. Kung gusto nyo gayahin, pwede. Ilalim natin yung organic kasi may init din sa halaman yun. I-mimix natin sa lupa. Ito na yun, ha, lagyan natin. Ganyan to, mga pogi. Ito naman rice hull.
Yan, ito yung nakuan, nabulok na. Nagugat na nga sa rice hull. Siya, hindi siya... Rice hull, hindi siya ginami... Hindi siya ginaminga. Masyado kasi maulan. Pero ito naman ay... Kumbaga sa kuan ay... Na, kuan na, nabulok na. Na-peritize na siya. Hinimix lang natin para maging... Buhagag pa rin yung lupa. Ganyan ang pagbutas, oh. Lalim? Pasa lang. Kailangan sure bulk ang maglagay. Pero yung lagay? Yep. Okay. Ito si tata, transplantan siya, malaking, di ba? Kung wala kayong pre-can, ganito yung gamitin nyo. Na pre-can. Para kung nag-uumpisa pa lang kayo. Kwasa na nyug yung dahon na nyug. Okay, gawin yung dahon ng saging para mas madali siyang mabulok. Alis nyo naman ito bago magtayin. Pero lagyan nyo ng ting-ting kagaya sa ginawa ko ito. Ito yung talong. Next time ito. Medyo mainit nga. Hindi nga natapos ang iplug yung iba. Pero dapat maitalim ito ngayon dahil masyadong kwan, malalaki na siya. Masyado lang tayong busy kaya... Pero kaya nga kahit may natrabaho na namin. That's all. Hey, ikaw may tubig din ni Pogi. Renyal, ikaw mo dito. Ikaw mo na sa... Papa, yan ang kapalit ni Renyal. Ito na, pakita natin din. Piletos. Yan ang parmer, madumi ang kamay. Dito, oh. Song. Diyan mamaya, idigsong mo doon na, ilagay mo din sa drum. Para pakatapos, didiligan natin. Diyan, mimix mo siya, medyo lagkitan nga itong kung maulan nga po. Please, subscribe my channel, Kapre din. At ituturo ko sa inyo pagtanim ng lettuce. Pagtanim ng strawberry, tuturuan ta kayo. Pipino nandiyan na, abuno na lang at saka danggaw ang kulang. Malagkit. Dugso nga mo to eh. Nang hos. Oh. Tagalog na Tagalog ha, ing... Yan na siya. Masyado bang pan? Weird? Okay na eto mga ka-viewers, papakita ko sa inyo kung paano maghuli ng manok. Kasi ito yung ulam namin sa tanghalian ng aking pamilya. Ayan. Naglagay ako ng patibong. Pero napakailap ng manok. Oh. Hirap hulihin. Lulutuin nga natin siya para mag... Ayun. Ito. Puno naman. Ano ba itong manok na to? Sa sunod na vlog, tuturo ko sa inyo yung pag alaga ng native na baboy. Ayan. Kita mo yun yung aking kung paano maglinis ng yung farm. Yun talagang inip-inip na rin kami noon. Toink. At anong tagal nga ang mahuli nung manok na pasaway. Kakainin kita pag nahuli kita. Ayan. Pasok. Pumasok ka. Sa urukan at aking hihilahin, di kita sasawayin. Alam mo naman na ikay aking titinulahin. Manok, pumasok ka sa patibong na aking ginawa, di kita sasawayin. Ubus na nga ang patuka. Di pa rin nahuhuli. Ano na, Ari? Ayan, mag-aalas 12 na po.
mainip to ang kabuyurs. Paano ko ito didemonstra sa inyo? Ano kayang pachambang gagawin ko para mahuli tong pasaway na manok na to? Dumalaga pa naman to, masarap na tong tinulo with kapaya and ang lad. Ayan. Ito, machachambang ko ito ngayon. Huli ka, Balbon! Go. Nakahat na huli na. Napara si... Nakasimdali si Silo. Ito na po, ang ating tinulang manok. Sangka po natin sa luya, nasa yung bawang sibuyas at saka Ajinomoto. Sabay gitli ng manok ko. Ito na po ang wrapper ng manok na wrapper na huli sa kapitbahay. Hindi alam kung kaninong manok to. Ito na po, huwag kayo maingat nung kikita tayo sa video. Ito, ang tamang pagpatay ng manok. Ah, purul. Pati tumulutuluan ako. Oh, ganun yung pagpagin. Nangigit pang galing yan. Ito nang bigas yan. Maingay. Da sugar. Inulang manok. Pag di na makahingay, araw-araw at ang manok, pambunihin na kita nito. Ayos na po siya ang dugo para siya ipan. Ito na nga po yung ating ginagawa ngayon mga ka-viewers. Magluto tayo ng native na manok. Titinulahin natin ito. At kompleto tayo sa mlam. Meron tayong kapaya. Ang lad. Ito po, ipan yun. Sito. Nabok. Nabok talaga. Ang labo. Ba't ganun? Ba't ganun sa kukan? Ang gwapo talaga. Langgat. So, pamunas na, pamunas. Huwag kayo may... Sako! Pamunas po. Pamunas daw. Ah, sige, tubig kayo. Nalisan nyo ah! Hindi. Ipaidala naman yung video na yan. Kasi napakpak. Iba nito. Alisan, alisan, napakpak. Alisan ng brahibo. Ang dilaw ng dilaw ah. Tita na to. Ati, agas. Mayayan, agas. Kaldiro. Kaldiro. Dugatan mo. Oops, ito na nga. Ginigisa na yung luya, bawang, at sibuyas sa mantika. Tapos, ilalagay natin ang ating tinagtad na manok. Tapos, minsan giluto niya. Asin. At ang ajinomoto. With tanglad. Yan. Sarap niyan. Sasangkutsahin natin siya para yung
lasa ng panamya ay pumasok sa laman ng at takpan natin para siya ay kumulo na. Ayan. Okay. Habang siya ay kumukulo, tatakpan ulit, siyempre. Ayan na. Haluin. At yan, nakikita nyo, sangkot siyang. Sarap nito. Lalagyan natin ito ng tubig. Ayan. Kita mo. Yum. Sarap na tangali ito, mga ka-viewers. Lagay na yung malunggay. Ayan. Pampagatas. Masustansya. Ang pinakamasustansyang galugay kasi malunggay. Hindi na rin yung kapaya. Nilagay ko na kanina. Wow, nice na po. Ito na po luto na yung ating pinulang manok na may malunggay. Wash your hands before eat. Hingin naman na rin mga ako, makakuha niya. Hindi mo nakabigyan. Salamat! Salamat! Akin yung hita dyan. Manok ko yan. Akin yun. Akin lahat yan. Akin lahat yan. Ito na po ang ating... Patay, ito na prank. Sa prank, sabi kayo baka mabanlusan. Hindi na sili. Sa Joe. Okay na, wag na. Okay. Yak daw. Gasyak ka. Sarap po ng ulam po at tinawala. Sana all may tinawala. Sana all, bebe. Itlapit ang bebe, ulam bebe. Oh my God, bebe. Oh, wala kaming ulam bebe. Oh my goodness. Hindi ipipitay. Ano yung lahat? Akainin? Ayan na po, kaaras araw na po. Ayan na po. Ayun sa baho na tagas yun. Buti na ako agad. Gets nyo? Oo, oh, tama. Ayun na. Sa baho. Kaya ba natin lahat ubusin niya ang kanin na yan? Kaya po ito. So many. Budol. Kahit na, okay na. Thank you Lord sa pagkain. Makain po siya. Kain na. Daan ang train. At siya po si Kapitan. Kapitan po nga. Oh, andit ito na yung kwan, yung pantira mamaya pang santik sa Sanggalong Tuba. Kadaming family, may strong isang strong hero diyan eh. Yan, kita nyo. Yung mga masipag kong mga anak mag-ML. Asawa ko nandiyan sa huli, isa lang tapos may kasama ako dong. Okay na kanyo. Ito kikita ko sa inyo yung aming paikot ng aming bubukirin ha. Do you see? To see is to believe ha. Ako? Sipain kita eh. Yan palay. And ito na yung kwan. Ito yung pipino ko ngayon. No? Ganyan ang style ko ha. Ito ipakita siyong kamatis. Dali din to plant yung talong. Yung lettuce po, hirapan. Huwag masyadong kapabayan. Mga pangit. Sinong lamang? Hindi ako sali dyan sa pangit. Parang kabayo. Mga ka-viewers, nakita nyo na po yung kung paano magtanim ng lettuce. At ipapakita ko pa sa'yo kung ano yung mga discarte pamamaraan ko na ginagawa. Maraming style ng pagtatanim. Pero kung wala kang oras nga, pangapanakaw yung oras mo, ganito talaga yung style. Minsan hindi mo na siya ipinipreak. O hindi nirektrek naman na kasi kulang nga sa oras. Pero yung talagang tamang style, dumadaan sa proseso. Pero kung marami kang ginagawa nga, discarte na yun. Ito na yung kung pakikita ko sa inyo yung aking ginawa, mga ka-viewers. Ayan siya. Naglagay kami ng mulching. Ginagay ng abono na organic at saka rice hull yan. Kung hindi sana laput ng maputik,
dapat noong pasara ay masyadong halos sa linggo nag-aulan dahil may low pressure tayo. Kaya next time, pakikita ko sa iyo kung ilang, pag ilang how many days na siya, paano siya harapin, paano siya kainin. Marami. Ito, yung, ito po yung lettuce na nabuo. Ito yung emperor or iceberg siya. Then, nagtanim na rin ako ng pipino. Pakikita ko na sa inyo. Hindi pa na nga nadadanggawan. Una, lalagyan ng pagapa nga. Ito yung pipino ko siya. Grabe, lagkit ng lupa. Ito ang pipino ko na. Medyo malaki na kailangan. Pag nakalusot yan mga ka-viewers, talagang medyo kikita tayo na maganda dyan. Yung paglalagay ng ito, tinanaman ko siya ng kahoy. At saka yung tanglad, lemongrass ba ito? Panlagay ko sa manok. Para siya yung magpatibay dun sa pinakang pilapil dun. Kasi parang ginagawa natin pilapil para hindi umusos yung lupa, bumaba. Yan ang ginagawa ko natin. At talaga siguro may mga pantanim pang marami dun. Papatulong tayo sa mga tropa natin para maitanim na yung talong. May palibagong punlan naman na pipino sa kamatis. Yan lang mga ka-viewers. Subaybayan nyo at subscribe nyo na rin. May isang ako nang bahala pag nagpa-post pa, pumashare kayo dito sa amin. Magpapasawain ko kayo ng pipino at lettuce. Promise. So, tsaka may native ka pang manok na tinola. Ayun yun lang po at we love you all. Ingat po tayong lagi and peace out.